2 minutes. This hearing is resumed. I'd like to acknowledge first the presence of Senator Greg Hunasan. Good morning to, or good afternoon na. Good afternoon to everyone present in this joint hearing of the Committees on Games and Amusement, Government Corporations and Public Enterprises, and Ways and Means. This second hearing is called in reference to Senate Bill 1470. Entitled An Act Creating the Philippine Charity Office, authored by this representation. In brief, this proposed measure aims at amending the 83-year-old PCSO Charter, which most prevalent problem is obsolescence, of course. We find it proper and fitting to call another hearing to thrash out the following matters. Number one, we'd like to hear the sentiments of various recipient agencies and organizations of mandatory contributions from the PCSO as required by law and executive issuances. Second, we again invited members of the PNP to provide the committees with pertinent data regarding vetting operations in various provinces. Such data could be the basis for the presumptive monthly retail receipts or PMMR, which shall serve as operator's quota of remittances to PCSO. Third, we have with us some of the STL operators who shall bring to light the magnitude of fueting in their respective areas and the remedial actions they undertake to prevent their business from being used as front for the illegal numbers game. Fourth and finally, with regard to Lotto operations, the biggest source of revenues for PCSO, is that correct? Lotto yung pinakamalaki, no? We invited Lotto operators and the CS providers online and the Philippine Gaming Management Corporation in light of the plan of the PCSO for a nationwide online lottery system, which I was told is currently subject of a writ of preliminary injunction. As I understand it, the bidding for the PCSO online lottery system will now only cover Visayas and Mindanao operations. Before we begin, let me acknowledge the presence of our guests. Okay. Led by Chairman George Corpus from the PCSO, the PNP represented by Chief Superintendent Erickson Velasquez, Police Chief Superintendent Joselito Esquivel Jr., Police Senior Superintendent Noli Romana, and Police Chief Superintendent Emmanuel Licup. The National Chairman of League of Provinces of the Philippines is represented here by Director Angelica Sanchez. Good afternoon, ma'am. Dangerous Drugs Board, ito po si Sir. Welcome to the Senate again. Chairperson Licuanan has promised to submit the position paper from CHED. Yung DILG, meron bang representative?
Yusek Catalino Cuy. Wala. Chairman Samuel Dagpin, Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporation. Wala rin dito. Okay. Anyway, National Council on Disability Affairs, represented by Mr. Mateo Lee Jr. You're the Deputy Executive Director. And you're with Mr. Randy Calcena. Good afternoon. National Housing Authority, represented by Ms. Rodora Cruz. Ah, ma'am. Good afternoon. Philippine Crop Insurance Corporation, we have here the Senior Vice President, Mr. Norman Cahucom. Mr. Julian Olivares, President of Pram Lloyd Corporation. Mr. Anastasio Inoncillo, yung President ng Diamond Gaming and Research Center Corporation, Santa Rita, Giginto, Bulacan. Mr. Rolando Montesillo, President Batangas Enhanced Technology Systems Incorporated, Santo Tomas, Batangas. And then Mr. Alexander, representing Lucky V, Vilma, Lucky V Prime Enterprises Corporation, Lucena, Aquezon. Mr. Samuel Aguilar, Eagle Rest. Yan ba? Okay, please join us here. Attorney Bong Bernas, welcome. Anyway, yon. We invited the stakeholders kasi nga we want to find out ano yung ninyo do sa mga mandatory contributions, no? And of course other matters, yung mga lot operators, STL operators, we want to find out. Dangerous Drugs Board. I have here a copy of the summary of mandatory contributions as submitted by PCSO. Anong reason bakit may mga balance incurred? Chairman George? Well, sa LGUs, you know, you're supposed to give 5% share. Ang basis dito is EO numbers 357-357A. 5% municipalities and cities, 2% provinces. As of June 2017, may balance tayo na, of course, hindi na receive ito, 235 million, ano ba ito? Updated ba ito? Chairman George? 235,695,252. Laki utang nyo kina Director Sanchez. We are mandated to comply that amount, that given period. So, 10 years nila, inaano po namin, hinuhulugan. So, but on some loss here, some contributions were on a monthly basis, on a annual basis. So, may balance pa ho yan. Ibig sabihin, hindi pa ho namin nakumpleto yung nabigay yung for that year. So for 2017, you can catch up, no? Mapupunan niyo itong balance plus yung accumulated balance pa. Yes sir. That is for one year. Huh? Yes sir, katabi naka-set aside na yun. Hindi pa lang siguro nakukuha, hindi pa na ipapasa. Baka maraming pera yung mga LGUs, hindi lang kinukuha. Pero the money is there. Yes sir, the money is here. Set aside. Sanchez. Ni yata pinapansin, 235,695,000. May guidelines ba how to use the monies? Yung mga mandatory contributions? It's for their health program also, the local government units. So may guidelines? Yes, sir. Okay. Director Sanchez. Yes, Mr. Chair, as far as we know po, kailangan naman po ng pera ng LGU. So probably there has been no notice that this money is already available to them po. Hmm.
Yes, sir. Anyway, ito pa. Yung Dangerous Drugs Board, to updated ito. Zero balance. Of course, katitake over mo lang uli, sir, dyan, ano? So, but PIDEA, ito, fixed amount ito eh. How much is PIDEA getting from PCSO? On a monthly or a yearly basis? It's a fixed amount, an amount of 1 billion. Standby fund? Our obligation is 1 billion. 1 billion so a year? So, balance pa namin, 215. The amount, the total amount released to PIDEA already was 784 million. And we still have a balance of 215 million. Yeah. Yun ang mga malaki rito. Mayroong 1 billion sa SARS awareness. So, saan pupunta ito? SARS? Meron bang representative ang DOH? Hindi lang wala talaga pera. Hindi nagpadala ng representative eh. Laki rin ang budget ng DOH kasi. Question is, how helpful are these contributions to these agencies, no? Kasi provided, kasi alam nyo, we're amending the charter. And once we amend the charter, at hindi nasama yung mga issuances, issuances and RAs, effectively, mawala na yung earmark. So we want to find out from you, do you really need the contributions from PCSO? Of course, it's just less like asking a wall, no? Pero it seems that some of you are not really following up PCSO para mabigay ang contribution. Yes, Philippine Crop Insurance. Yes, sir. We need the contributions of the PCSO because under our RA 8175, the PCIC is supposed to receive 10% of the net earnings of PCSO as an equity contribution. So that is a payment of the subscription of the national government. Yung mga hindi kikibo, alisin ko yung earmark nyo na rito. Papalis ni Senator kung nasan. Yes, sir. Good afternoon, sir. For NSA, our stand is for the PCSO to continue releasing the 10% charity fund to for the socialized housing. But as of to date, the PCSO has only released 66.051 million to NHA. But according to the CISPA law of 1994, 10% of the mandatory annual contribution should be given to the should be channeled to the socialized and low-cost housing. Others, other agencies, yung ibang agencies are receiving in fixed amount. Yung iba, percentage ba? Sa inyo percentage? So, on the part of PCSO, sir, that was what the amount indicated here are the amount specified on the in the law. We the trust of PCSO is first, we comply with all our BIR obligations. Second, comply with all our mandatory contributions. Ayan po yan, lahat na yun, current po yan ngayon ng PCSO in all those commitment ng PCSO sa gobyerno. With all the mandatory contributions, ano yung naiwan? Hindi ba lumampas dun sa operational fund or dun sa... Kasi meron kayong percentage for charity, percentage for operations, di ba? Meron pang capital outlay, et cetera, et cetera. So, sa dami ng mga laws passed na meron mga earmarks, nasagad na ba yung ano ninyo? Or it's based on in the overall 30%, 40% of that is already mandated to mandatory contributions. So 60%
on our IMAP, mga flagship projects na mga institutional programs, doon po naglalaro na yung mga, lalo na yung IMAP, doon po sumusobra yung ating health and medical services sa publiko. Ayun po, at the end of the year, doon na po, ayun na sasakupin na po ng... And once you release the money, wala na kayong oversight, wala na kayong monitoring, walang audit, ang PCS yung ginagawa? Kuha po ng respective agencies ang mag-check nun. Yung mga resident COA na yung nag-audit. So PCS has nothing to do anymore. Once you release the money, yes, wala na kayong pakialam. And you leave it to COA. Tinanong namin yung COA last time eh. Like dun sa usapin ng STL, di ba? And I remember they gave some guidelines on how to go about clearing or liquidating, especially the PNP. Tapos yung, how about yung mga representatives, yung mga congressmen? What's the status? Nagbibigay pa rin kayo? Yes, sir. Because of our... Kanino nyo nire-remit? Wala naman silang finance officer. Yung treasurer pala. May, because of the issue now under pagtanggap ng congressmen, most of them already communicated with us and directly assigned their amount to a hospital in their district. So, ganun pong arrangement ngayon, diretso na sa mga hospital and sa munisipyo na gusto nilang tatanggapin ng share nila. But there are still others who give acknowledgement receipt. There are still others who give acknowledgement receipt. But how do they liquidate? Alam mo, I can't understand yung city, municipality, and provincial. Kasi may treasurer eh. Yung PNP, may finance officer. Eh, sinong tumatanggap sa congressman? Sila. Mga district officers sila, sir. And you remit the money, the fund, directly to their favorite institutions like hospital in their districts, directo na doon. Yes, sir. Yung iba, sir. How do they liquidate kaya? COA, may COA ba rito? Wala. And you continue providing them financial assistance? Yes, sir. Misa, please, pakitulungan mo nga ako, nahirapan na mag-isip. Thank you, Mr. What is the mechanism? I'll proceed from where Chairman Lacson left off. No? When a congressman or a lawmaker, by the way, there's more to this issue than meets the eye, no? For obvious reasons. What is the mechanism for auditing and accounting beyond what is done by COA? Pag endorse sa inyo na dito dapat mapunta, who has control over these funds? What is the mechanism for transferring these funds to the intended beneficiaries? In the transferring of funds, we are being monitored by our COA. So, sa amin, on our part, it's our COA who monitors that we comply with all the laws, with all our obligations, our payables, mino-monitor po yan. Now, as to the recipient, it's the agencies, it's the respective COA. Unlike the local governments, they have their own treasury, municipal treasury office, and so on. Yung sa congressmen lang, what we receive from them, acknowledgement receipts on their shares. Ganun po. As to the usage of the fund, we're now preparing a memorandum of agreement with them that these funds must be allocated for their health program. Hanggang doon lang po yung, that's the extent of our control over our funds. Just like Chairman Lacson, I'm trying to understand this. Where does the responsibility, let's say, of the congressman end? Let's say, pagsabi sa inyong, pwede ba tulungan natin itong hospital na ito? Meron ba kayong standard o menu that qualifies the intended benefit? Yes, sir. They communicate with us with kung sino yung intended beneficiary nila. And then, ipare-receive namin doon. And then the receipt we will get from the
inform po yung office and district, congressional district, and that's an exchange of information already. Is it possible, Chairman Corpus, for you to provide the committee with a submission that will allow us to track, no, what originates from PCSO when it is endorsed by, let's say, a lawmaker, no, or a government official, and then what happens to these funds all the way up to the auditing, clearing, and accounting cycle? Something that will help your committee understand as we restructure your charter. Is it, can we? Yes, sir, we'll do that. Like yung sa PNP din po, every end of the month, we communicate with the PNP finance officer for them to get their checks from our branches. So dadating po yung finance officer ng PNP, will receive the share of the PNP, and then distribution, bahala na sila. So as amin, on the part of Alcoa, we have a receipt taken from from the PNP. So that's the share. As to the usage, meron kaming memorandum of agreement with the PNP on the usage of that fund, health and their operations. Well, my last question for this sequence, Mr. Chairman, is, Chairman Corpus, as we re-engineer, no, the PCSO into what will eventually be the creation of a Philippine Charity Office, when you look at the beneficiaries, no, what would be your inputs to restructuring this para you are not overburdened in terms of, you know, because the directional, Chairman Lacson is chairman of one subcommittee in the Finance Committee. The direction is, of course, line item budgeting. No? Para wala nung yes, sir, in the Senate Bill 1470, ang huli in the last meeting, ang napag-usapan po ay all mandatory contributions will be rescinded, yeah, will be repealed in favor of the national healthcare program led by the PhilHealth. So all money intended for money will directly go to health programs, the government. PhilHealth, DOH, DSWD, yun lahat po na nag-universal, it's somehow related to the universal healthcare program ang pinapropose ng bill ng Congress, and there is also in Malacanang the national healthcare program. Lahat po doon na po, ano, we favor that. Provided our 60%, tuloy po yung programa because PCSO has been known to be the number one charity provider for government. Yes, I remember that. And that's the reason why we invited them para makompleto yung lawmaking process. We need to hear all stakeholders as a matter of fact. And that's why we want to hear their position on the matter, because once we effectively rescind or remove the mandatory contributions, hindi nila masabi that they were not consulted. But of course, it's not a foregone conclusion. Huwag mo tingnan naman sa mga Director Sanchez. Kaya nga tayo magkakaroon ng public hearing because we want to hear comments from the other stakeholders. But you know, yung existing PCSO charter, wala namang proviso dito. Wala namang provision actually for the distribution ng charity fund. Eh. Nakalagay dito, maliwanag, di ba, Section 20, ano no, yung charter ninyo, ang distribution, di ba, klaro naman eh, saan papasok yung mandatory? Doon sa earmarks, doon sa mga laws passed. Saan yung hinuhugot yun? Which portion of the pie are you getting the mandatory contributions on account of Republic Acts passed or laws passed and executive issuances? Saan nyo kinukuha yun? Doon na po sa charity fund. Because the revenue from the games nag-generate naman, so doon na po kinukuha. Sa charity fund, we cannot touch the prize fund. Mr. Chairman, Chairman Corpus, just for my education, ano po ba generically ang definition natin ng charity? Dahil tinitingnan ko itong menu ninyo, yung naging beneficiaries. Yung iba nga,
hindi alam na meron palang ganong amount na naka-standby or hindi kinukuha. So ang conclusion namin, as Chairman Lacking said, is may ibang pinagkukunan. Okay. If we are able to restructure and re-engineer this, then less will fall through the cracks. Okay? That's just my point. So, what to PCSO, where, from where you sit, is the generic definition of charity? Ano man charity? Well, I'm not implying any. I'm just asking for your insights. Para ma- to be blunt about it, when you give to a congressman, it's a charity. Define charity. Yeah. Sir, PCS has been in existence since 1934. And it is the one paying a lottery in the Philippines. And all revenues taken from the lottery is a game of chance. It's went to charity program the government, medical, which is medical, financial. So from there we created programs. Nakilala po yun. Our number one pinagmamalaki namin program is the IMAP, the Individual Medical Assistance Program. Ito po yung programang ito na noon pang ginagawa ng PCSO, nagbibigay ng financial assistance sa lahat ng Pilipino na nangangailangan. Yes, nag-generate po rin ng revenue ngayon. That's why ang sigaw po ng PCSO ngayon eh, walang mayaman, walang mahirap, lahat tinutulungan. Basta lumapit lang kayo for the health program ng gobyerno. Ayun po ang our marching order. Mr. Chairman. Ito medyo sensitive. Kaya lang, I have to ask this because hindi ko alam, Chairman Corpus. No? Meron bang napupunta sa President's Discretionary Fund? Doon sa fund? Social fund? None, sir. Wala? Oh, none, sir. Ah, okay. Okay. Dahil, hindi, I'm just asking. Tinitingnan ko lang yung Chairman. Sports Commission. Does this fall generically? They have a very low mandate outside of fund for PSC. Okay. Shelter and Urban Development Programs. Yes, sir. May Lore. Okay. Indigenous Peoples. Yes, sir. Okay. Now, I ask these questions because hindi ko dinadagdagan yung homework ninyo. No? We ask this question perennially whenever we are faced with a proposal like this. No? Can you, Chairman Corpus, give your committee a matrix of all laws, executive orders, decrees that impact on the decision at hand, para we can unclog the legislative and bureaucratic situation that we are facing now? Dahil kuminsan, no, yung laws come into direct conflict with each other. Diba? You have a law which you want to implement, may isang batas naman na sagabal dito. Can you please do that for us? No? So that we can look at this policy terrain, and your committee, you can help your committee make a rational, intelligent, informed, long-term policy decision as we decide on this. Can I request that? Will go, sir. Will go. Salamat po. Thank you, Mr. Chairman. May we hear from yung national, yung kay... yung Mateo Lee. Good afternoon, Mr. Chair. National Council on Disability. Yes, sir. Sa inyo, maniwala ko talaga, medyo may charity aspect. So, yes, sir, but there is a Republic Act 4564 requiring the PCSO to conduct special races, and the proceeds of which will go to the persons with handicap. The language of the law at the time is handicap people, but this was not implemented since then. Mr. Chair, I would like to raise an issue on that because the National Council on Disability Affairs, if the proposed bill of the Honorable Senator will push through, in Section 20 on the charity fund, we would like to request for a percentage, at least 1%.
from the charity fund to go to the rehabilitation services and the program for people with disability in augmentation of the funds for the local government units. So the people with disability need not go to NCR or to urban centers where we have the vocational rehab, but right there in there in the municipality, we will have a vocational service program, a rehabilitation service program for people with disability at the community level. So we are proposing that the 8% share of the health, since there is a Magna Carta for persons with disability requiring the Department of Health to establish a rehabilitation centers in all municipal local government units, which is not implemented until this time, Mr. Chair. The 8% proposal for the department allocated to that project to be administered by the National Council on Disability Affairs. That's our proposal under Section 20. And on the basis of Republic Act 4564 of the Philippine Charity Sweepstakes Office, which is not implemented, I don't know what happened to this law. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Lee, kompo, you touched on what to me is a basic issue. Sino ho ba, before we talk about allocations and implementing the law to the letter, no? Sino ho ba ang nagme-maintain ng database? Let's say, naranasan ho namin yan kasi na, no? Pag tinatanong namin, bibigyan kami ng numero. Now, I ask that question para I can ask maybe Chairman Corpus, is it the National Council on Disability Affairs that maintains the quantitative and qualitative database that will allow us to look at the demographics? Where are our kababayans with disability in the entire archipelago? That's why, no? Where? How are they? Are they totally dependent on the implementation of the law as far as the charter of PCSO is concerned? I ask a this question para malaman natin kung sino ang susunod na tatanungin namin so that we can put this all together. Yes, please. Thank you, Mr. Chair, for that question. First, let us answer to the questions of how many or where are the people with disability, who takes care of the data. The National Council on Disability Affairs is the agency that is collecting data on the basis of the agency's mandate. For example, po, when you talk about census, we have a statistics collected by the National Statistics Office. At this, at the 2010 census, we have 1.57%. And that means 1.4 million persons with disabilities disaggregated to gender, etc., and age, including their household description. Number two, when you talk about social services, the DSWD has its own targeting data system. We have the household targeting system, which they figure something like 300,000 households with members with disabilities, which is a target of the CCT or the Pantawid Pamilya Program. The Department of Health has a registry of persons with disabilities. You can log on the DOH, PRPWD, or Philippine Registry for People with Disability. These are the people with disabilities that have been issued IDs by the local government units availing the 20% discount based on the passage of this honorable Congress of the VAT exemption and the 20% discounts for people with disability. Mr. Lee, before you continue, with all due respect, so are you telling your committee na kanya-kanya ang database at walang consolidated database that will rely on common data
from all the agencies you mentioned, that will allow us to make a serious policy decision. The statistics is in the NSO, but based on the services, it's in the different agencies that has to target the total number of 1.4 million persons with disabilities at this point, based on the 2010 census of population, Mr. Chair. Thank you, Mr. Lee. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. You're under the SWD, hindi po ba? Sir, attached agency, Department of Social. And you have your own budget, no? Yes, sir. I can see here, yung 2017 budget nyo, 47 million. Yes, sir. And you have a proposed budget for 2018 of 54.4 million. Yes, sir. How much are you getting from PCSO on a yearly basis? None, sir. Huh? None. Kasama kayo dito. That's why we don't receive any budget appropriations from the PCSO. Total released 1998 to 2016, that's 253,692. So we don't receive any allocation from PCSO since time immemorial. Yes, sir. That's why we are asking for the implementation of RA 4564, and we're asking where is the implementation basis, Mr. Chair. Yeah, Chairman George. Are there other agencies that are supposed to be receiving mandatory contributions that have not received any? Meron? Owa. Good afternoon, Mr. Chair. I'm Attorney Ron from Owa. I would like to tell this committee that under Republic Act 8042, Section 37, which I will read, the Congressional Migrant Workers Scholarship Fund is hereby created, the Congressional Migrant Workers Scholarship Fund, which shall be benefit the disabled migrant workers or their immediate descendant below 21 years of age, who intend to pursue courses or training primarily in the field of science and technology. The initial seed span of 200 million pesos shall be constituted from the following sources: A, 50 million from the unexpected country development fund for 1995 in equal sharing by all members of Congress. Number two is the remaining 150 million shall be funded by proceeds from LOTOM. The Congressional Migrant Workers Scholarship, as hereby created, shall be administered by the Department of Labor Employment in coordination with the Department of Science and Technology to carry out the objective of the section. The DOE and the USD shall formulate the necessary rules and regulation. As of the fund source, the 50 million from 1995 unexpected country development plan is equal sharing by all members of Congress. No plan has been released, has been made so far. But for the Philippine Charity Sweepstakes Office, as of 150 million from the proceeds of Lotto sales released as follows: from 1998 to February 2016, a total of 144,799,979.44, Your Honor. And we have, from that scholarship, we have start as of 2016 of 527, and graduated is 213, and now enrolled is 165, Your Honor. So yung RA 8042 is specific from Lotto? From Lotto. Hindi sinabing PCSO? Lotto ang Lotto operation. Just kindly comment. Sir? Final disability muna. And then yes, sir. May we act first on Republic Act 4564, National Council on Disability Affairs. That law has been in existence since 1965. And sabi ng batas, PCSO annually to conduct a special sweepstakes horse race. Eh, hindi na po nagka-conduct ang PCSO. But since the start of that law, amount of 253,692 ang nabigay po sa kanila, we still have a balance with them ng 202,000.
So hindi pa ho namin nabubuo, but Chairman we will George, para mo na rin sinabi, walang basis yung loto, wala rin basis yung ACL kasi wala sa charter. Kasi sa yung race ngayon na ini-sponsor ng PCSO once a year na lang in low intensity. So ang nananalo do 1 million lang. So 1 million siya. It still exists. Yes, sir. It still exists. As a revenue generating activity of PCSO. Yes, sir. And doon naka-anchor yung sa kanila. Sa kanila na papunta yun. Once a year. Naman yung kanila, di ba? Kaya, ang sa amin naman, medyo palakihin natin ang mga kaya naman magbibigay pieces 1 million. So, iipon muna. That's why nakatabi ngayon, 202 million at 202,000. So, that's the law. But what I'm trying to say here is that whatever law na itapon sa amin, we will comply with the law. Ayun ang sinabi. One annual hay horse sweepstakes race since 1965, and we're doing that. Sir Corpus, gano'n kami nagingit yan. Kabayo, karera ng kabayo. Yes, sir. Once a year. Nothing to do with the quality of the horses, no? Baka ito yung gagawin ng tapa, so... Tanong na lang, sir, yung Philippine Racing Commission. Sensen ako kayo. About OWA, can you address the concern of OWA? On OWA, CMW Scholarship Foundation, the Republic Act 8042, we have a fixed allocation of 150 million. Now, ang total release to them for up to is already 66 million. And we still have a balance of 83 million. So, slowly, ibibigay po yan, hindi po kagad-kagad na buong 83 million. But every year, ibibigay po kami sa... 150 million a year, di ba? No, sir. Fixed na yan. For the whole period, 10 years something. 10 years. For a period of 10 years. For a given period. So, yung 150 is for 10 years? Yes, sir. Ng mga agencies receiving mandatory contributions sa from those who have spoken. Pidea. Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. The Pidea has been receiving a contribution from the Philippine Charity Sweepstakes Office. In fact, we have received 1 billion yung sa inyo. Mr. Chair, it's not 1 billion per year. In fact, last September 30, 2015, we received only 3 million pesos. 2016, we received 50 million pesos. And 2017, we received 25 million pesos. So as per EO218, you're supposed to receive 1 billion pesos over a period of what? You mean per year. 10 years. One year. 10 years, siguro. Anong nasa ano? Ano yung EO218? Yeah, standby fund. But ano yung period covered ng 1 billion? Yeah. So the 1 billion, it's a standby fund for PIDEA, for narcotics operations. But total amount released since 1998, since up to 2016, so at 784 million. The balance of 215 million? Yes, sir. So, yung 1 billion nyo is, that's it, 1 billion. Once na naibigay ng, na-obligate ng PCS yung 1 billion, tapos na kayo. Yun ang nasa law. It's not 10 years, not 1 year, not 20 years. Once they have given you the amount of 1 billion pesos, then that's it. That's the PCSO mandatory contribution to PIDEA. Yun ang best idea. We will consult the EO.
basahin ko na lang. Section 3, funding. Funds for the operation of the task force shall be sourced from the mother agencies creating the task force and from the gross receipts of lotto operations. For this purpose, the PCSO is hereby ordered to create a standby fund in the amount of 1 billion pesos to fund the operations of the PDEA and the task forces supporting it, period. So, ang obligation nyo is 1 billion. Yes, sir. Minupo na naka-standby parati. So, hindi naman pala forever yung ibang agencies, di ba? So, who else? At sige, PDEA. Mr. Chair, since the contribution given by the Philippine Charity Sweepstakes Office is really of help to our campaign against illegal drugs, we propose that in the proposed Senate bill, we recommend to insert a provision here stating or allocating a certain percentage of the revenues to support the campaign against illegal drugs. Ganito lang, all recipients of mandatory contributions, kindly submit your position paper to your committee. So, para ma-input namin. So, we move on. Yung second part, PNP. Di ba, may homework kayo sa amin, ah. Yung going basis ng PMMR, you're supposed to submit to us based on your field offices. Magkano talaga yung potential? Yes, sir. Ng Sekong Hueteng, kung walang STL, magkano talaga yung collection in all the provinces that have Hueteng operations? Good afternoon, Mr. Chair. Let's forget for a while that there's Lotto, that there's STL. Ah. STL. Yes, sir. First of all, sir, magandang hapon po. We have already submitted our... Do you want to go by region or by province? As promised, sir, I'll bring the director for intelligence here because he has the records or he has the estimates. So I'll give it to Chief of Security. Ikaw bang DI? No, sir, the head of the delegation from the PNP, Mr. Chairman. Ah, okay. Anyway, sir, Mr., is it possible that we'll just submit the requested data so that we'll no longer announce on the... Well, mahaba ba? Sabi mo na lang. Para maging ma-record natin. You can do it by region or by province. Curious din ako eh. Magkano ba yung... ano ba collection? Ano ba yung by region, by Mr. province? Good afternoon, Mr. Chairman. Konti lang naman ang probinsya may eh. Medyo... But... On... My report covers not only sir Hueteng, it includes all other forms of illegal gambling. Hindi, kasi ang yung STL naman, Hueteng lang naman yung competitor eh. So, wag na muna yung other forms of illegal gambling. Let's focus muna on Hueteng operations. No? Yung presumptive collection from Hueteng operators, setting aside muna the STL operations. Yes, sir, but our initial survey includes all forms of illegal gambling. But, magugulo tayo, sasama pa yung sakla dyan, sasama pa yung mga... We will segregate, sir. Segregate nyo yung Hueteng. Kasi yun ang may babangga natin because we'll not be comparing apples to apples, eh. Pag sinama mo pati sakla, pati yung kung ano man yung sugal, magugulo yung ano, eh. Kare Cruz, Hueteng lang. Hindi ba kayo naka-itemize? It's all forms of illegal gambling, sir. Eh. No, I have to workshop and segregate the data, sir. The report that I brought is... I'm sure the total amount there, yung aggregate total niya, may pinanggalingan. So, madali naman isi-segregate yun eh. Ilan yung sa Hueteng, ilan yung Kare Cruz, ilan yung sakla, ilan yung monte. Ilan yung sabong. O, tupada. Meron pinanggalingan. So, why will you lump them all together? We just comply with the requirement of this honorable body. Then, we do not have the problem. Dito nga yung STL because gusto ko sila singilin eh. Yes, kung kulang yung nire-remitted sila nila sa PCSO, gusto ko malaman from your data.
kasi minamadali ko rin to, I want to file my committee report so we can debate this in the plenary para maibatas na ito. Yes, hindi sir. Oh, sige, mag-usap muna kayo mga pulis diyan. At tuloy muna tayo sa ano. Ah, STL operations. Kayo naman. Of course, kayo mismo yung nag-apply or you're just parang consignee for hire. Please be frank with the committee, ah. Kasi kung parang operator for hire, pero somebody is really providing capital and supervising the operation, unless you're well-versed doon sa operation ng STL at hindi kayo nasa papel lang. George, mga totoo ba ito sila? Yes, sir. Mga officers, directors, mga officers, directors. Corporation. Ah, sige, yung one by one, pati yung area na inoperate ninyo and how much accused or any, you know, man, guerrilla yung STL. And sometimes, ang nagigirila, kayo rin para hindi makapag-limit ng tamang collection, di ba? Pag sinabing ko kayo rin, I'm not specifically referring to all of you here, ano? Maybe yung mga hindi pumunta, yun ang may mga kasalanan. Kaya wala sila dito. So, sige, kindly brief your committee. Hello. Magandang hapon po, Mr. Chairman. Anong area nyo? Ako po sa Albay. Ako po Prime Enterprises. Corporate Secretary po. Yes. Kami po ay AAC doon na na-assign. We just started our operations po last May 15. Area of operations ninyo? Albay po. Albay. Okay. So, 3 cities and 15 municipalities po. Okay. And 15 municipalities? Opo. Okay. Magkano yung daily collection ninyo? Total? Yung po mga aming PMRR na naka-assigned ay 2.5 million po per day. Yung supposed to be po na dapat ma-remit ko sa PCSO. So far po, since nag-start po kami ng May, June, July, May 15 po kami nag-start. So hindi pa po namin abot yung 100% namin. So nag-start po kami ng napakaliit doon at ngayong pong August, eh nandun na po kami sa 70% po ng aming target remittances. Naging GPMP ako, parang mababa itong 2.5 million a day for Albay. Yun po ang collection niya. Yun po ang nakalagay doon sa aming PMRR action. Hindi yung ang inaalam natin dito, ano yung actual talaga. Kaya nga nandito yung PNP, gusto ko i-compare. Sabi ko, wala na muna yung STL at waiting lang pinag-usapan. Magkano? Oh, Albay. Ano? PNP. Magkanong koleksyon ng Huweteng sa Albay? Huweteng, ha? Hindi ako kalokohin kasi alam ko yan. Daily? The daily gross collection, sir, is 868,000, sir, a day. O, di, napaka-generous pa nila. 2.5 yung STL, eh. Gross collection per day? On illegal gambling, sir. Illegal gambling. Dinagdag mo pa yung ibang forms of illegal gambling. Samantalang yung STL operator, 2.5 million a day. Ay, ayusin nyo muna yung record ninyo. Next, ano yung sa next area of operation? Magandang hapon po, Mr. Chairman. Sir, sa Bulacan po ako, yung Diamond Gaming and Research Center Corporation. Ang aming pong daily gross ngayon is averaging from 3.4 million to 3.5. Ang aming pong monthly na kailangan benta is 110 million for 1 month. And we are remitting to the government, sir, mga 1.3, 1.4, depende, sir, sa variation ng. May waiting ba sa Bulacan? Yung mga operator, sir, namatay na yung iba. Yung sa, namatay na nga yung iba, alam po. Yun naman, sir, iba. Mas ano na, sir. Pero ang tanong ko, sa Bulacan, solo nyo na ba yung operation doon?
Meaning STL na lang? Ever since, sir, nung mag 10 years ago, STL na siya lang nag... Hindi, pero 10 years ago, may wedding dun eh. May nagigirilya nga eh. Hindi naman kayo nagigirilya, hindi. Hindi, sir, kami... Hindi, dapat nire-report sa polis yung nagigirilya kasi drain saan yun eh. Pambawas yun sa gross ninyo eh. Meron naman, sir, silang mga report nun. They know actually... Kung ilan ang guerrilla operation sa Bulacan? Mga ilan nag-operate? Hindi lang, sir, akong alam. But so far, ang amin naman, sir, Bento, is progressive. So, hindi ko, sir, maano eh. Dahil kasi, before, sir, meron mga wedding operator which stopped, nagtigil na po yun. So, STL lang talaga yung aming... Can you honestly say na talagang na-stop na lahat yung wedding operations na? Wala nang guerrilla? Yeah, but merong na-anunsyo na ano, tumama? I have no knowledge on that, sir. Hindi ko po alam yun. But as far as... May mga kaibigan akong taga Bulacan, tumataya sa wedding, hindi sa STL eh. Matagal na po naman namin, sir, yung napinag-usapan at na-report na din because they are giving higher rate of income sa mga... Ito kasi, para maging successful yung PCSO, para rin na pwede nating isama pa rin sa earmarks yung, ano, yung ibang agencies na kailangan, kailangan lumaki yung kanilang, di ba, palaki nyo yung PMRR. Eh, ang makakatulong nyo dyan, yung PNP. Yes, sir. Unless, yung PNP, kakonspire naman ng wedding operator. Or unless, conspiracy yung STL operator, wedding operator, saka PNP, nalopo na yun. Di ba? Yes, sir. So, 3.4 to 3.5 a day. Yes, sir. So, babalitin namin to, ha? Yes, sir. Yes, sir. Kasi, on record, you said that is on record. Hindi, on record. Yes, sir. Ang sinasabi ko, yung potential. Yes, sir. Na kung halimbawang wala pang STL at puro wedding, hindi lang ganito yung collection. Pwede ba nating sabihin na pagka binalidit namin at mali, mali itong sinabitin nyo, pagka-cancel ko yung, ano nyo, yung lisensya nyo sa PCSO? Pwede ba yon? It's up to the committee, sir. Kasi, akin naman, sir, compliance lang. We just follow the IRR, sir, whatever is required, we comply on that, you know. No, bakit ang layo na sagot mo? Ano ko lang, ipapabalidate ko ito kasi marami naman ako mapagtanungan. Kung halimbawa ang tama palang collection daily sa Bulacan, eh 6 na milyon pala at hindi 3.4, 3.5, pwede bang, kasi magkakaharap tayo, sasabihin ko kay Chairman Kopos, huwag mo nang i-renew o kaya cancel mo yung lisensya niyan. Or, sir, suggestion, you can also recommend that they try harder to collect. Try harder to do what? To collect more revenues for the government, sir. Actually, sir, we have... Pero nagagaling sa inyo nga eh, kung ano yung i-remit ninyo, gano'n lang ano. Anyway, next, anong, saan naman tayo? Magandang hapon po. Oo. Ako po ay tiga Laguna, Ramroy Corporation. Sa anong probinsya? Laguna. Laguna po. When it started on 2006 at hanggang sa ngayon po, nung una po, nung unang mga taon, ang problema namin yung wedding. Nawala na po yung wedding. Sa ngayon, ang nagiging problema naman po, yung bookies. At yan po ang... Bookies, wedding operation pa rin yun? No po, hindi po. Anong nature ng bookie operation? Ang basis din po nila, kung ano po ang tumataw, inilalabas namin patama, yun din ang ginagamit nila. Hindi po nila inire-remit yung kanilang mga collection dito sa amin po. Sila po ang lumalabang kusa. Okay, question. Magkano yung inyong PMRR? 120 million po. Hindi, isang araw. So, 1 million? 10 million? Hindi po. Ang 120 million ang PMRR po namin, umabot po ng mga 4 million. On a daily basis, magkano yung collection? 4 million po a day. 4 daily. Ngayon, ang amin po... Ilan yung sa tansya nyo, ilan yung nakukuha ng mga nagbubukis? Mga magkano? Siguro po, nakakuha yan ng mga, mga 30%. 30 to 40%. So, mga 1.2 million na nakukuha nila. Yes. So, dapat nasa mga 5.2, 5.3 yes, kayo. Yes, opo. So 1.2 ang nakukuha ng mga bookies of mga bookies. Yes. Kaya maganda po itong ginagawa ninyo na magkaroon ng bagong ano ang charity office. Pagka sa nakikita po namin, kailangan talaga ang malaking tulong ng PNP
sa mga probinsya na talagang kailangan ma-eradicate ang bukis. Tama. Yung po ang aming malaking kalaban. So far, tatlo yung natanong ko. One third yung aking parang kumagano success rate sa nagsasabi ng totoo. Kasi kayo lang nagsabi na may 1.2 na nawawala eh. Baka gusto kong balikan yung dalawa, baka meron kayong alam na yung drain, yung nawawala sa... Kasi Bulacan, 3.4 to 3.5. Magkano naman yung nabubukis sa Bulacan? Bukis naman po, sir. Siguro mga kung tutusin niyo, sir, mga 30% or 35%. So, ang bukis kasi, sir, it's very complicated ano eh, ang operation nila. Kaya kung ano, sir, ang ano ng police force... On the average, yung leakage nasa mga 30%. Yes, sir. No? Ito yung, ano na ito, sa across the different areas, ito yung parang potential na nawawala sa nire-remit yung dapat sa piseso, mga 30%. Yung yes, yung dalawa, paki ano rin. Ganon din sa... Albay, ganun yan, mga 30%. Halos ganun po, kasi po yung taya doon sa bukis, yung piso hanggang 5 piso, hindi na po pinapasok tama, sa amin. Tama, tama. Tayo po. Magandang hapon po. Sa Batangas po ako, at kami po may hawak ng probinsya. Sige, magkano po ang daily gross niyo doon? Ang daily po namin is range of between 4 to 4.5 million daily. Aming PMRR is 124 million monthly. Monthly. Ganun din, mga 30% din yung more or less, nawawala. The same case ang problema rin po namin eh. Okay. Sige. Yung sunod po. Magandang hapon po, Mr. Chair. Ang area of operation po namin sa Negros Occidental. Negros. Ba, meron ba? Meron na pala sa Negros Oc. Sige. Ang daily average po namin is nasa 3.824. Okay. Same din po yung problem namin sa area po namin. 30% din ang nagbubukis. Okay. Thank you. Meron pa ba? Kansilensyo ng ibang please comment. Ang kaharap po natin ngayon ay mga authorized AACs na nagsimula ng operation when STL started year 2006. Laguna, Bulacan, Batangas, Negros Occidental, since 2006 pa ko sila nagsimula. So, we entered the picture last September of last year, reviewing their PMRR, Bulacan was 42 million a month, Batangas was 49 million a month, Laguna was 43 million a month, Negros Occidental was 46 million a month. That amount, pinakahuling bigay nila po niya noong September. Dati? Noon? Bulacan was 42 million naman. As against mga 100 million na ngayon. Okay. So, sinimula po na, dumating na po kami noong September. By October, the Bulacan from 42, it became 100 million. From Batangas, from 49, it became 105 million. Laguna, from 43, it became 108 million. Negros, from 46 million, it became 110 million. Because of the right to match, sometimes the right, nung nagsimula pa yung mga 100 na yun, nagsimula na yun nung February of 2017. Because of the right to match, not the right, because of the right to match, naging 119. Paki-expound right to match. Right to match is in the IRR of the 2016, wherein the existing has the right. Parang Swiss challenge. Yes, sir, Swiss challenge. So
So, maraming lumaban, like example in Batangas, there were 12 top corporations who challenged Batangas. The highest bid na kalaban nila, the existing nila noong January was only 110 already. Ang nilabanan nila was 124. Tinapatan nila yon. So the government earned 14 million from that right to match. So that's the innovation that you introduced. Yes, sir. And does it stop there? So now, February, it's already 124 million up to now. How frequent do you... So, kumbaga, hindi po tayo na 1 year dito sa expansion program natin. We're still, we have now 92 corporations and 72 are now operating. There's still 20 preparing to start the operation. Once we have the momentum, in fact, we are now reviewing our intel on the ground on how much is the actual. And then from there, we have 1 year to review the performance, and then we will now impose on what is due to the government. But for the meantime, we are now working on the expansion program. After that, when we come control na natin yan, review now the performance will be in our adjust. It's a yearly. Okay, so every year may switch challenge. That Swiss challenge coming only when there is after 3 years of Swiss challenge. Okay. Right to match. But on the PMR, it's a yearly review. Yung franchise is for how long? No, franchise. Let's call it franchise because the House of Representatives are planning to, you know, take over issuing franchise. They want to treat STL franchises into legislative franchise, which we will object to because it doesn't make sense. Hindi naman public utility yan eh. So yun ang gusto nila. For what reason? I can only guess. No. So how long do you give yung mga AACs nyo ng yung license bago mag-expire? No, 3 years. 3 years to operate, Your Honor. And then they will have to apply for renewal. Yes, pag sir. Nag-renew, magbaban sila ulit. That's the right to match again will come into the picture. Okay. It will be open, that area, though they have been in existence, mga nagsimula, mga newly open, they have been there for 3 years, right to match again. It will be open if there is a new operator who will challenge that corporation. So, ang punto doon, ahangat na naman yung PMRR doon. Question, pigana ba kayo? O hindi pa? Naluwag pa? Nakangiti pa, hindi pa piga ito mga ito. Kailan mag-expire yung 3 years ninyo? 2019. Itong ngayon, kay Chairman Corpus? 2019. So sa 2019, ready na naman kayo ma-Swiss challenge. Ganun. Kasi nga may mga naka-float pa hong bukis. Yeah. So kaya pa? Well, kaya pang itaas? Depende saan. Sa magiging implementation ng kung paano masusubukan yung bukis. Pero sa tingin nyo, kaya pa? Tataas pa? Basta mawala yung bukis? Halimbawa, Albay, ano yung maximum? Ano yung potential talaga? Kung tulong-tulong talaga, gobyerno na talaga ang kausap natin. Siguro po maaabot namin yung 100% nila by end of this year and then next which is the 2.5 million po. Per day, 77 million per year. Kaya po yun by end of this year. And then next year po, pwede po ma-increase yun. Pag totally na-eradicate po yung bukis doon. And so 30% po yung pareho na rin sa lahat. Ano? May dalawa pa yata sa kabila? Anong in-operate nyo naman? Anong area? Good afternoon, sir. Mr. Chairman. I'm Samuel Aguilar from Eagle Crest Game and Holding Corporation, operating the province of Iloilo, sir. Yeah, magkano din yun? We have a target PMRR of 89 million per month, sir. At the moment, due to yung spillage, sir, mga bookies, hindi pa namin naaabot, sir. And we're barely 3 months in operation, sir. So, mga 30% then? Yes, sir. More than 30%. Sir. More than 30%. Yes, sir. Next. Good afternoon po, sir. I'm from Golden Gold, Pangasinan. Naku, yan ang malaki.
Pangasinan. Opo, kami po yung nagkamali ng kwenta. Anyway, sa ngayon po, kaka-start pa lang po namin, meron kaming dispute sa company, pero ngayon po okay na po siya. Nagdahan-dahan po namin inayos. Daily, magkano? Ngayon po, nasa 800, 900 pa lang po. Hindi pa po namin nalalagyan lahat. Ito to yan, kasi Pangasinan, gagawan nga mag-provincial director dyan. Opo, hindi pa po namin naaayos po lahat. As of now po, ngayon kaka-start lang po kami. Ngayon kaka-start lang po namin ulit. So, siyempre, nandiyan naman kayo, alam yung experience. Opo. Magkano talaga yung dapat potential ng Pangasinan? Siguro po kaya niyo mag-ano, 5, mga 5, 8. 5 M&A, di ba? Kaya? Ah, 5 million a day, gross. Ah, opo. Gross yun, yung collection talaga. Opo. Yan ang kaya niyo makolekta. Opo, kaya po. Di ba? Ang dami lang po kasing ano eh. Sa ngayon po, sobrang dami ng bookies dahil nung nagkaroon, yeah, right. Nagkaroon po kami ng conflict sa company, madami pong nag-emerge na ano. Hindi, ngayon, di ba nawala na yung meridian? Opo, nawala na po. Di, isa na lang, wala nang competitor. Kasi noon, di ba, may mga areas na may meridian eh, di ba? So, iba naman ang ano noon. Saan nagre-remit yun pala? Species, hindi sa Pisces, ano? So ngayon, nawala na, tataas na kayo hanggang 5 million, eventually. Eventually po, sir. Ginagawa po namin lahat. Okay, thank you. Thank you po. So, yun. PNP, napag-iwanan na kayo sa kwenta. Nasa 800,000 pa lang kayo? Sir, may I explain? Sige. Mr. Chair, for example, sir, going back to Albay, sir, he said that his projection for a daily is around 3 million plus. And we have reported 868 million on a daily basis because that is the 30%, 25 to 30% that he was not collecting. Our report is based mali on nga the... kaya hindi tayo nagkakasundo. Sinabi ko, set aside nyo muna yung STL. Ang assumption kanina, ang premise, walang STL, puro weting, magkano? Kaya nagulat ako sa iyo, 800,000. Yes, sir, but this, the tasking for us is to the current situation, sir, the under okay. The STL. But we do not have the figure of the pre-STL, which is purely wetting, sir. We will research on that, sir. Sige. Okay. Chairman George. Nais ko lang po bigay liwanag sa tatlong bagbagito na nagkasisimula lang, who just started STL, na dating probinsya na merong meridian in... Pangasinan, in Albay, and in Iloilo Province. Ano po ba ngayon? Yung sa Pangasinan po, it's a Golden Go Rapid Gaming Corporation with a PMRR of 225 million a month. They started their operation last April. They started it with 7,000. First entrega nila with 7,000. Noong May, it became 2.7 million. June, it became 4.1 million. July, it became 15.3 million. August, it's now 18.8 million. But the same thing with Lucky V Prime Albay, which has a PMRR of 77.6 million. Lucky V Prime Albay, nagsimula siya ng May, una 56,000, and then 1.5. July, 4.4. And then August, it became 26.1 million. So in Iloilo, Eagle Coast Gaming and Holding Corporation with a PMRR of 89 million, nagsimula siya ng April, unang entrega niya, 3.8 million, and then it became 11.9, 13.3 noong June, 13.7 noong July, and then it became 19.3. I-ano na natin, i-total na natin yung out of the 120 and then 92 yung nag-ooperate, how much yung total na nare-limit sa... Okay. On the... Compared to say, before you took over. Yung mga pagdito po naman, we are now pretty closely monitoring and they have 1 year probation. But based on our initial assessment, yung mga 3 to 4 months na ng operation, yeah. They have now the momentum and they are now earning about 2 to 3 million a day in these three provinces. But we're now checking on the remittances. So, point niyan, yes, sir. From before you took over, yes, sir. Ngayong naka-take over na kayo,
magkano yung difference ng nakokolekta ng PCSO from STL muna? Ah, okay. Yeah, comparative data. So, then last year, before July 1 last year, magkano lang yun? Yeah. Yung from January to August of 2016, the revenue of STL was 3.3 billion. Now, 2017, January to August, it is 8.8 billion. So, there is a 166% increase. And nakita nyo may potential pa? Yes, sir. It's a very big potential. Yeah. Okay, thank you. So, yeah, we move forward. Yung fourth and final issue that we'll tackle, yung issue between the nationwide, yung sa Lotto, sa lottery, no? Between the Pacific Online at saka yung the other service provider. How do you intend to resolve that issue? Kasi this was created, Tony Bernas, we're quite familiar with this kasi nag-investigate kami ng PSS o anomaly noon. Lumabas ito dahil ang contract actually nasa inyo, di ba? And then it was awarded by former President Ramos, at least yung Visayas and Mindanao, sa ibang service provider. So, kindly give your comment. Yes, sir. Pero yun hong paghiwalay ni President Ramos, eh, medyo history na po yun. Eh. We moved on from there. Yun hong, actually, the problem started in 2012 when PCSO, this was before the administration of Chairman Corpus, hindi ho siya kasali ron. Eh, medyo pinalikot nila ho yung mga kontrata, so nagkagulo ho. Yun hong Pacific Online, yung kontrata nila dapat mag-expire ng 2013, yun ho na nangyari ho yun. Yung sa amin ho, dapat mag-expire ng 2015, kanya lang yung hung pagka-exclusive namin sa Luzon na medyo na-istorbo ng 2012. Kanya ho kami nagsampa ng demanda at hinihingi namin na yung kulang na tatlong taon ng exclusivity ay isawali sa amin. Yun ho ang nakademanda. Pero siguro, yun na ho naman operation namin, wala namang tigil. Kanya lang po, ang nangyari dahil nung 2012 ho, ang sa aking pananaw po, ang focus ng PCSO hindi napunta dun sa pamamaraan na paglago ng kita at pagkokolekta. So yung mula ho nung before 2012 po, yung revenue namin sa Luzon eh nag-increase ng about 12 to 15% annually. Pero starting ho 2012 bumabaho dahil lumibaho yung focus nila. At tapos dahil dun sa gulo nangyari, nagtaas sila ng bigay sa mga agent. So, yung sinasabi ng savings, napunta rin sa dagdag na gastos ng PCSO. Mangyari, pinag-uusapin niya ho yung STL at saka yung Lotto. Kung yun ho ang gusto yung talakayin ko, pwede ko ihabing yung dalawang operasyon dahil yun ho siguro ang kailangan pagkalinaw para maintindihan mo ho natin. Medyo ho iba ang pananaw ko dito sa mga bagay-bagay nito dahil iba-iba hong tao ang nagkaka-interest sa lottery. Yun hong tao na tumataya na piso-piso, iba ho yung tumataya ng 5 piso, 10 piso at 20 pesos. Yung sa online lottery, medyo mataas ho yun. Sa aking siguro ang collection ng Lotto nationwide umaabot siguro ng mga kulang 40 billion annually. Hamak na mas malaki doon sa STL kung tama yung sinasabi nilang 10 billion, no. So tingin ko dalawang aspeto niyon. Yun hong online, dalawang aspeto niyon. Kanya ko medyo malaking interest sa online dahil ho dalawang bagay. Yung isang element doon ay tinatawag na transparency sa English. Lahat ng kasali sa operasyon ay nakikita ko anong nangyari. Kahit ho yung PCSO, yung bayad ng bago bawat ahensya
ay nakikita sa computer nila. Yung bawat taya na kinukuha sa computer ay kitang-kita na real time. So wala kong dayaan doon. Yun ho, nakuha ng kumpiyansa ng tao. Yung pangalawang elemento ng transparency doon ay yung paniniwala ng tao na yun hong taya nila ay itatama yung recording at makukuha nila. Halimbawa, kung kumuha ka ng ticket doon sa isang outlet at nanalo ka, pwede mong dalhin sa ibang outlet para i-claim yun. Yun ho kung ang tinatawag ay exclusive. Halimbawa sa Luzon dati, lahat ng makina ay PGMC. So kahit anong outlet dalhin mo, nangyari yun. Nung pumasok na ho yung PCSO sa Luzon, medyo nagkaroon ng kaunting gulo dahil yung tataya sa PCS, sa bakyan ng Pacific Online, dadalhin niya yung panalo niya ticket sa PGMC, eh, hindi mabasa yung ticket niya. So, yun hong ganun. So, dahil ba rin yung dun sa STL, dahil yung STL, hindi man ho online yun. So, magkaiba ang paningin nun. At saka, yung pagka-online nun, hindi lumalabas yung transparency. Halimbawa, yung sa amin, dahil online kami, lahat ng bayad sa amin, lahat ng kita, deklarado. So, sa buwis, hindi kami makatakas. In fact, yung pagbayad namin, may buwis nang naka-report sa PCSO, so wala kaming takas doon. Yun ang mga ibang, halimbawa sinasabi natin, Buki o STL, kung hindi ako naka-online, yung buwis, hindi natin masasabing sigurado. So, hindi ho pareho o hindi patas ang paghahambing. Yung buwis, expense din ho yun, gastos din yun. So, kung titingnan nyo, pwede hong lumago yung loto. Mangyari ho, hindi pareho ang patakbo. Yun ho sa STL, yung operator, sila ho naghahanap ng lugar, sila nagmamarket, silang nagdidesisyon kung paano sila bebenta. Yun ho sa amin, ay wala ho kaming control doon. Sasabihin lang kami ng PCSO, dito kayo maglagay. So yung marketing, hindi ho kami kasali ron. Yung pagpipili ng agent, hindi ho rin kami kasali ron. So yung pagbubukas ng anong oras bubukas sa umaga, anong oras magsasara sa gabi, hindi ho rin kami kasali doon. So siguro kanya ho doon sa nasabi nyo na yan sa Kongreso, medyo pinag-uusapan nila na yung operation ng Lotto, baka pinag-uusapan lang i-privatize. Kaya ho, dahil ho hindi nga ho hambing yun. Halimbawa ho, nung 2012, nung pumasok yung dating board ng PCSO, dati ho meron yung patakaran na yung distansya ng mga ahente ay hindi may minimum na para distance, McDonald's, 100 meters. Nung pagpasok ho nila ay ginawa nilang 50. So, maaaring sa isang kalsada, dalawang ahente. So, marami rin ho nagsara doon dahil siyempre ang tawag namin doon ay cannibalization. So, yung ibang ahente ay nag-give up, iba rin napunta. So, una maglalagay ka ng outlet mo doon, gagastos ka, akala mo malakas ang kita, tapos tinabihan ka, ay problema na yun. So, yun ho ang mga bagay-bagay. Marami pa hong potential yung paglago ng lottery. For example, sa Lotto, hindi pa ho tayo nakakabot ng $1 billion. Ang dami nating tao sa Pilipinas. Yung mga ibang bansa na mas maliliit ang populasyon, lumalampas na sila niyan. Oho. So, yun ho ang sa amin ho, siguro ho, mas maganda na bigyan pansin yung paano palaguin yung online na Lotto dahil yun ho ang mas transparent. Moneymaker. Opo. George. So, until and unless ma-resolve yung court case, ano kayo? Di parang nasa interregnum kayo niyan? Walang definite. Sir, pwede po bang ilagay sa tamang perspective itong nangyayari ngayon sa PCSO and PGMC?
Yung PGMC, sila po ay isa sa mga service provider ng Lotto, online lottery dito sa Pilipinas, na nagsimula pa since 1995 hanggang ngayon sa buong reform. At nakaka-apat na kontrata na po, ang kontrata na mag-expire itong August of 2018. Ngayon, ang pinakinasuhan nila ang PCSO dahil exclusivity, sabi nila, sila lang daw ang authorized mag-loto lottery sa Luzon. When in fact, mahal ang charge nila sa PCSO. If they're charging us at 9.85% per total. When we pick, kung mag-pick po tayo ng notes, ang pinapagandahan po ng PCSO is 2018 and beyond. Now, their contract will expire on August of 2018. TNRO, in injunction nila, ang notes, Nationwide Online Lottery System, na ngayon lang gagawin ng bansa natin na magkaroon ng bidding sa online lottery. Noon pa nila, pinapangan. So, umabas ang kulay ng PGMC, kaswapangan na. Ito na ilumpo namin yung bid ng notes, 17 corporations. Ano yung indication? Marami ng technology sa lottery. But still, dahil mayaman ng PGMC, kinasuhan ng PCSO, kinuha ng injunction, walang perang dito. So, what will happen after 2018? Sabi nila, sila pa dito, walang kaya nila in injunction. Cannot be. Ang kontrata ng PGMC is up to August of 2018. Ayan po ang pinaghahandaan ng PCSO, what will happen to the lottery system after 2018. When you say August 2018, naka-factor in yung sinasabing nawala sa kanila 3 years? Yun yun? Kasama na po yun. Ayan. Kasi noon pa, 1995 pa yung issue nilang exclusivity. Kaya nga, yung sinasabi yung mag-expire ng August 2018, naka-factor in na yung sinasabi nilang nagulo ng tatlong... Nandito na po yun. Pasok na po yun. Dapat. Pasok. Yes, sir. Yeah. And bakit tayo mapipit? Because there's a certain European committee report submit observers that this is so much handa because it is too disadvantageous to the government. Na dalawa lang, we must have one system na mas mura that we will pay only 6.67% compared to the 10% na chinacharge sa atin ngayon. Question, Attorney Bernas? Hindi ko na ho pagdidibatahin yung pagka-exclusive. Ipapaliwanan ko lang ho kung paano nangyari yon. Noon kasing unang napirmahan yan, kontrato yung 1995. Yung terms ng contract niyon, nakasulat ho doon na ang term ng PGMC ay aabot ng 8 taon. Pero yung 8 taon na ho yun, mag-uumpisa pag nakapaglagay na kami ng 1,250 outlets. Pero yung pagkasabi ko na paglagay ng 1,250 outlets, hindi ho kami ang may control nun. PCSO yun. Hindi ko naman sinasabing kulang sila o nagkamali. Ang gusto ko lang maintindihan siguro natin ay yun ho paglagay ng ganong klaseng sistema, may minimum ho ng dami ng terminals yun. Dahil yung pagbenta at pagbawi ng puhunan ay nakasalalay dun sa dami ng terminals. So, ganun ho nangyari yun. Yun hong 1995, I think umabot ho ng 2004, hindi pa ho umabot ng 1,250. Medyo naluluma na yung makina at umiiba na ho yung technology. So, yung nauna ho yung Pacific Online dyan, noong 2004 ho, pinalitan yung kontrata. Ginawa nilang pumirma kami ng, pareho kami pumirma, nauna yung Pacific Online, noong 2004 na kontrata. At ang nakasalalay doon sa kontrata na babaguhin namin lahat ng equipment. So, yun sa amin ho, medyo nahuli ang pag-implement, medyo nagkaroon ng konting gusot. So, yung sa amin ho, nag-umpisa ng 2007. Yun hong 2,000 terminals ay naabot lang noong 2008. So, ganun ho, from 1995 to 2008, ganun lang hong
ang bilis ng pagkadabi ng terminals. So, nung 2008, doon lang kami umabot ng 2,000 terminals. So, nag-umpisa yung kontrata namin ng 8 taon, mag-umpisa ng 2007. Dahil doon po umabot yung 1,250. So, dapat po yun, aabot ng 2015. Okay. So, pero makikita nyo ho, nung in-implement yung pagbago ng makina, simula nung 2007 hanggang 2012, yun ho sinasabi ko sa inyo, ang bawi naman doon, dahil ang bawi naman doon ay yung pagtaas ng kita, umaabot ng 13 to 15% growth annually. So medyo nakatulong din yung decision na yun hanggang 2012 nung nagsimula yung gulo. Yun hong Pacific Online, dahil nauna sila sa amin, yung sa kanila na-expire ng 2013. Sa amin, dapat 2015. Nung pag-expire ng kontrata ng Pacific Online, binigyan sila ng extension hanggang 2015. Wala hong bidding yun. Nagsampa na kami ng demanda dahil sabi namin, pinasok kami sa Luzon ng Pacific Online, so nabawasan yung 3 taon namin. Nung 2015, nag-expire na yung extension ng Pacific Online. Kung yun ang Pacific Online, hindi nila tinigil na nung 2015 at binigay na sa amin yun, yung Luzon. Yung by 2018, yung sabi namin kulang 3 taon, ay matatapos na sana ng 2018. Pero ang nangyari ho, nung 2015, binigyan na naman ng extension ng Pacific Online, 3 taon na naman na 2018. Pinasok na naman sa Luzon. Imbis na ibinigay na lang sa amin. Yun ho ang situation. Kaya yun ho ang issue sa korte. Alright, so how many service providers are there? There's 2 service providers. Yung pa rin nagbabanggaan? Yes, sir. Hindi pa magulo yung operation? Hindi naman nagbabanggaan except one is claiming exclusive sila lang sa Luzon. But yes, ano po ito ng PCSO, sir? Ang PCSO, we have to... How does it affect the operations or the revenue generation ng PCSO kung dalawa yung service provider as against only one? Mas makakamura po ang single, one nation online. In terms of operations, hindi yung sa revenue? Mas mabilis po. Mas efficient? Yes, sir. Very efficient. Mas mabilis. Mas mura ang operation. And... mas mura ang sa ngayon, sa pinabayaran nyo na sir. Dalawa pinabayaran natin na mahal sa PGMC. So, anong punto ng ano? Ang PCSO po, we're preparing because the contract of the 2 service providers up to next year. So, we're wanting the bidding because OGCC opinion, Senate Blue Ribbon Committee, COA observation. So, we have to do bidding. That's why, NOLS, in injunction kami. Now, the board decided to bid VMOS, Visayas Mindanao. And whoever gets Mindanao is already prepared for the zone. So, separate yung, gagawin yung separate yung Visayas Mindanao at saka Luzon? Ba't hindi nalang isang buong, isang service provider for, total, magkano na kayo eh? Ah, kasi naka-injunction. May injunction sir eh. Pero, so, hindi nyo mag- we know what to do already. Their contract is up to August of 2018. What do you mean you know what to do? Is that a threat? Hindi sir. Alam na nila. Anyway, sige. I think we can wrap up kasi meron kaming session at 3 o'clock. I know what to do with this bill. So, we can now proceed with the TWG kasi no, naudlot. Kasi nga kailangan mapakinggan din natin yung ibang stakeholders. Eh. Tayo-tayo lang nag-uusap, no? PNP, COA, tsaka PCSO. Mas mainam na yung kompleto yung ating data para na sa ganon na hindi tayo matiaro. Anyway, sige, maraming salamat sa inyo lahat. Hi, at PNP, may atraso pa kayo sa akin ha. Sige, thank you. Maraming salamat sa mga operators. Sige, good luck sa inyo.